Sécate acá. Bakit daw? Sécate ka. Kailan kaya? Sécate ka. Eto na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Tekate Ka. Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Tekate Ka. Alas 4:30 na sa DWIC. Pasko pa. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome to the program Teka, ngayon pong araw po ng Lunes today, December 28. Uy, parang ano ngayon, di ba? December 28, Niños Inocentes ba ngayon? Ba? Tama ba yun? Di ba? Oo, sa Catholic Church, di ba? Oo, sa Bible, may historical ano to eh. Mamaya, i-research ko yan, senyor, ah. But anyway, magandang hapon po sa inyo. Ayan, tulungan nyo nga ho ito. Parang naalala ko ito eh, di ba? Parang ito yung hinahanap si Baby Jesus. Ha? Yeah, principle naman yung sinasabi mo eh. Bautang. Eh, hopeful nga yung ano natin dito eh, ha? Teka muna, buwati ka muna bago kita tanungin kasi may tatanong ko sa'yo eh. Buenas tardes po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ilang araw na lang at sasalubuginaw natin ang isang taon. Uh-huh. Matapos nating kalimutan, uh-huh, ang hindi nating malilimutang taon, ang 2021, ay 2020. Ikaw naman. Ang taon hindi daw malilimutan. Basta lahat ng taon special sa atin, kaya meron tayo experience dyan. Pero ito, senyor, tatanungin kita, ha? Okay. Alam mo ba yung salitang hopeful? Hopeful. Yung hope, naintindihan ko. Hope. Pag-asa. Pag-asa. Oh. Eh, yung full, hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin na full. Ano, double O? O full? Eh, ikaw nga tinatanong ko eh. Eh ako, pagkaulawa ko sa full, pag double O, eh may tama. Pero yung hope, teka, ay, pag-asa yan. Pag-asa. Hinaan mo, anong may tama? May tama sa? Hindi. Kasi kung one word yan na hopeful. Ah, iba yan. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog? Ako, parang namamag-asa, ganun ba? Ano? Umaasa. Umaasa. Umaasa sa magandang bukas. Umaasa sa magandang bukas. Ayan, okay. So maganda yun. May pag-asa ka pa. Habang may pag-asa pa. Kung umaasa, merong inaasahan. Yan. Merong inihintay. Yan. Merong iniintay, something positive. Oo, positive yun. Ngayon, pangalawang taon, paano ngayon kung ang bansa ay ibalik ni Pangulong Duterte sa more stricter quarantine? Mas mahigpit. At muling magdeklara ng lockdown. Naku po. Mamayang gabi yan, di ba? Parang inaasahan hindi pa. Yung kanyang... Hindi. Hindi pa natin na pag-uusapan, mamaya. Sa susunod, sa mga Enero pa. Ngayon, Enero. Ibang pag-uusapan nila ngayon. Ang AITF lang ang mag-uusap ngayon. Ang presidente, abangan Hunyo. Natin yung ano, mga yung bagong daw. Classification for January. Okay? Ayan. So, hopeful. Yan, hopeful. Bakit ko tinanong yun, namamag-asa at merong magandang buhay? Umaasa. Umaasa. Kasi merong inilabas, over the weekend, merong survey itong Pulse Asia. Di ba, nababasa mo yung ano nila, di ba? Ang sinasabi nila hindi ito. Hindi Pulse, ha? Hindi Pulse. Talagang tama, ha? Tama yan, ha? Siguruhin mo lang, ha? Ikaw, iba na naman ibig mo sabihin. Eh, kasi marami nakakaringgan. Kung tawagin namin sa Tagalog yun, nakakaringgan sila nang tinignan na sa false, hindi po, ano ba? Pulse Asia. Dapat pulse, di ba? Tinig nila false. Ayan. Pulse, parang ano eh, pulso. Pulso. Diba, pulso? Dalawa rin eh. Pulse. Ikaw naman kasi yung false. Utak mo eh, advanced masyado, sabi mo false eh. Pag sinabi mong false, mali. Yun na nga. Kaya nga raw. Kaya mabuti na yung malinaw kaysa sa malabo. Okay. Now, ito, despite of the pandemic, 91% na mga Pinoy ay sinasabing hopeful, namamag-asa. Aba, talaga, umaasa sa magandang bukas. Now, ito yung ano, for 2021, meron silang ano, pag-asa. According to Pulse Asia Report, subalit ayon sa kanila, bumagsak ng 40% ang bilang ng mga Pinoy senior na umaasa para sa prosperous New Year. Ayan. Prosperous Christmas pala. Prosperous Christmas this year. Mm-hmm. Tingin ko, walang masagana sa taong ito. Pag ganyan ang nangyari. Pag ganito nangyari, di ba? Ikaw, ano sa tingin mo, senyor? Ganun na nga. Tanungin ko. Ganun na nga. Actually nga, kinukonsidera yung pagiging, yung pinakamahabang, isa tayo sa pinakamahabang lockdown eh. Uh-huh. Na itinuring nila, na itong mahabang lockdown na ito na naranasan sa Pilipinas,
ang laki ng naging epekto talaga sa ekonomiya natin. Okay. Pati sa trabaho okay. ng mga manggaga, ng mga Pilipino. Mm-mm. Mga may trabaho ng mga Pilipino, ha? Oo. Yan ang epekto niyan. Isuot mo yung face shield mo, baka hulihin ka ng IATF. Oo, nga pala. Ayan. Tingnan mo na siya. Ba't ako hulihin? Hindi naman tayo mass gathering, ha? Ano ba? Iniimbitahan niya, iniimbestigahan nga ng Paranaque, tinatanong sa Paranaque. Mamaya yan. Nagkaroon ng mass gathering. Hindi, pamalikan lang natin, ha? Di ba, sabi nga natin, prosperous, eh. Di ba, sana masagana, no? Pero tingin ko nga, mukhang iba lang ano eh, mukhang yung merong mga sektor lang sigurong sumagana ang kanilang buhay. Merong ilan. Ah, merong kaya, merong ilan. Lalo merong, na yung mga nagtinda ng mask, ng mga pang PPEs. PPEs. Yan, mga nakinabang yan. Ano, legal o illegal? Hindi ko alam. Basta yan eh. Yan ang nakikita kong medyo kumita. PPEs. Ikaw talaga si Iwas. Kasi at tanungin ko. Yung mga face mask. yung mga face mask na yan at saka itong tinatag na ito tawag natin dito face shield. Alam mo sabi ng mga nakakausap ko alam mo Pilipino lang ang mayroong face shield sa ibang bansa puro face mask lang pero bakit kami face shield may kumita para may makita oy na. Ang pagsuot ng face shield ngayon ay mandatory na rin paglalabas ka. Sa Pilipinas na rin pag nasa meron nga lang yan. Aba, sa ibang bansa, wala. Ikita mo naman, mababa naman ang kaso ng Pilipinas kumpara sa India. Kumpara sa Indonesia. Kumpara sa Amerika. Sa Singapore. Ha? Hindi, sa Singapore medyo nag-lockdown ulit sila ngayon. Dahil kasi meron ang strain, ha? Pero meron malapit na, mas malapit sa atin sa strain, ha? Hong Kong. Malung Hong Kong lang. Malaysia. Sabah, Malaysia. Pero teka muna, lalayo na tayo dyan, di ba? Sige. Sino yung mga, sabi ko nga dito, yung prosperous, di ba? Yung 40%, sinasabi ng mga Pinoy na umaasa sila for a more prosperous Christmas. Tingin mo naman dyan, yung mga ano lang, depende, legal or illegal. Case to case basis. Mm-hmm. Sino kaya ang mga kumita? Yung mga tumakits. Mm-hmm. Ha? Tumakits, ha? Whether legal or illegal, whether anomalous or involved in graft. Ayan. Okay. Now, pero alam mo, dyan sa 91% ng mga Pilipino adults na nagsabi, haharapin nila ang bagong taon, Senyor, 2021, ng puno ng pag-asa. Ayan. According to the November 2020 Ulat sa Bayan Survey Results na inirelease nitong December 23. Okay. Batay pa rin doon sa pag-aaral, yung Pulse Asia. Pulse Asia, hindi False Asia, Senyor. Okay, dinanagin natin. Malinaw po yan. Pulse Asia. Ayan, okay. Hindi po basta naging general sentiments mula sa survey sa iba't ibang lugar and only 1% said they are without hope. Isang porsyento lamang. Hopeless, ha? Hopeless sila, ha? Oo. Isang porsyento ang hopeless, ha? Malit yun, no? Malit yun. Oo. Kaya naman, ginawa ang survey ng patuloy na tayo ay sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Mm-hmm. Kaya medyo down yung taon, siguro yung 1% dito down, eh, di ba? Dahil pero at least, they're hoping yung 91% maganda. Ngayon. Ngayon, ang may mga nagsasabi, may nagbiro nga o talaga daw bang may pag-asa sa administrasyon na ito. Siguro naman, meron naman. Alam po ninyo, habang nabubuhay, Senyor, may kasabihan kasi, pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ang walang pag-asa, pagtepo ka na. Oo. Yan. Wala na. Wala hindi na ka na humihinga. Mm-hmm. Alam po ninyo, surveys are surveys. Mm-hmm. Indicator po ito eh. Mm-hmm. Sentiments ito, reactions, no? What people feel and think about yung sitwasyon sa bawat issue. Pero, yes, meron hong pag-asa pa sapagkat 66% ng mga Pinoy ay naniniwala sa bakuna, Senyor. 66% yan. Naniniwala sila at gusto nilang pabakuna. Yes, may pag-asa dahil nairaos natin ng Pasko. Ayan, marami na nairaos eh. Di ba, Senyor? Tama ba? Tama. Kahit paano ang mga kumpanya nakapagbigay ng mga Bonus. Ayan, may pag-asa. May mga ilan, ha? Hindi lahat, yes, ha? Yes, oo. At mayroong mga ilang nakapag-ineksyon na ng vaccine. Kasama ba sa pag-asa yan? Kasama ba sa vaccine? Eh, may nag-ineksyon.
Sino sa'yo? Kaya may pag-asa. O, kita mo, meron ng Pilipino na kapag-ediksyon. Teka, isa na lang. Mamaya, naghihintay. Bago po, tutuloy ho namin itong aming usapin ni Ray Senyor. No? May update tayo? Ano, update tayo sa COVID-19. Oh, update tayo sa COVID-19. Sige. Okay, tingnan natin sadali. Kung may pag-asa. D-W-I-Z Patrol! Ang mababa yan, may pag-asa. Pero pag mataas yan, walang pag-asa. Okay, tingnan natin si Patrol 5, Baya Yupanco. Update natin ngayong araw nito tingin sa mga kaso ng COVID-19. Tumaas ba? Bumaba? Aya? Tumaas ba? Bumaba? Awala Diyos! Bumaba! Aba! May pag-asa! May pag-asa! May pag-asa, Hopol! Hopol! Kung sa Quezon City nga, may pag-asa. Ba't bumaba kami? Bumaba kami sa Quezon City? Sinasabi niya, Quezon City, pag-asa, lugar yun eh. Di ba, Patrol 5? Di ba? Sa Quezon City, pag-asa ba? O pag-asa lang sa lugar? Umakit na sa 470,000. 650 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa COVID-19 Bulletin ng Department of Health o DOH ngayong December 28, 2020. Ito ay makaraang makapagtala ang DOH ng 766 na karagdagang mga kaso ng COVID-19. Baba, ang mga bagong kasong naitala ngayong araw ay mababa kumpara sa mga naitala noong mga nakalipas na araw na lagpas 1,000 kada araw. Ang bilang naman ng mga nasawi ay makit na sa 9,124, makaraang may madagdag na 15. Habang ang recoveries naman o gumaling sa naturang sakit ay umabot na sa 438,780 matapos may madagdag na 104. Sa kabuong bilang ng COVID-19 na cases, sinabi ng DOH na ang aktibong kaso ay nasa 22,746 pa. Ang mga lalawigan at syudad na may mataas na naitalang kaso ng COVID-19 ngayong araw ay ang Davao City na may 60 na kaso, Quezon City 46, Benguet 41, Laguna 39 na mga kaso at Rizal 37 na kaso. Sinabi ng DOH, nasa 6 na laboratorio ang hindi nakapagsubmit ng kanilang data sa COVID-19 data repository system kahapong December 27, 2020. Test Patrol number 5. Ayaw yung pangunang ulan. Patrol 5. 5. Sadali lang. 5. Sadali lang. Nagmamadali si Patrol. Hindi ka naman pwede magpaputok ha. Bakit ka nagmamadali? Palagay ko pupunta ng Paranaque. Manunurotot ka ba? Hindi rin ako pwede manunurotot. Magturotot. Bakit ka nagmamadali? Patrol number 5. May paliwanag ba yung Department of Health? Kasi kahapon senior 800 plus lang eh. Ngayon 766. Bumaba. Ba't kaya bumaba? Patrol 5. 766. Oo, 766. Ngayon? Kahapon, 800. Yes. Bakit pababa ng pababa yan? Patrol 5. Paliwanag na. Yan yung hopeful. Oo, hopeful ba yan? Baka yung mga hindi nakapagpatala. Pahabol lang yan? Pahabol? Mayroong 6 na laboratorio hindi nakapag-submit nung kadilang data. So may kulang pa yan. Kulang lang. Kaya ganyan. Kaya 766 na. Kulang pa. Sa COVID-19. Kung dadagdag kayo, Patrol 5, baka naman deliberated yan. Kunyari, talaga hindi nakapasubmit para medyo mababa. Para hindi tayo umabot ng 1,000. Baka yung 6 na laboratorio, pag binilang mo, mas marami dyan. Natahimik si Patrol. Pakisig mo nga yan, Patrol 5. Baka yung 6 na laboratorio, mas marami. Hindi natin alam. Medyo nawawala ako sa usapan natin kasi ang kulit nitong nagkakabit ng sticker ng RFID. Sige. Nagpapakabit ako ng RFID. Nagpapakabit ka ba ng RFID? Sweep. Dito ako nagpapakabit sa ISM Manila. Doon sa mga kababayan natin, baka gusto niyo magpakabit.
Huwag kayong maingay hanggat wala pang pila. Ngayong araw. Malalaman na! Sa 7th floor. Sa 7th floor ng SM, Manila. Punta kayo. Ayun. Punta kayo dito. Walang nakakalang pa. Pukunti pa lang, oh. Ayusin mo na muna yung ano mo dyan. Eh, bukas, pag na, bukas, pag nabalitaan nila ito. Puno na yan. Oh, punong-puno na itong parking. Sige, na, ayusin mo na muna. Patrol number 5. Okay lang. At magiging guest naman namin mamaya, Secretary Duque at 510. Para alamin namin. Natin. Thank you, Patrol number 5. Salamat, salamat. Salamat. Ayan, ha? 766, so, kahapon 800. But in essence, kasenyor, yun ang nakuha nating kasagutan. Kung mababa, kasi nakakapagtaka, di ba, sinasabi ng mga otoridad natin, itong pagkatapos ng Christmas, maaaring tataas eh. Dapat for the last 2 weeks, kasi marami naghahanda, no? Mm-hmm. Pero mababa ito. But the point is, ang explanation ni Patrol number 5, eh, teka muna, may anim na laboratorio. Eh. May anim na laboratorio. Malaking bagay yan, ha? Pag-anim na laboratorio, ha? Oo. Mm-hmm. So we are still, the word for today is... Still hopeful. Hopeful. Umaasa. Na magiging mababa. Mababa. Yun. Ayan. At okay. Makakapagbakuna na po dahil may nabakunahan ako. Masasabi natin kanina. Hindi, talagang ngayon, umaasa ako mababakunahan kami. Bakit ka mo? May nabakunahan eh. Oy. Inamin eh. So hopeful. Oh, kaya hopeful. May nabakunahan eh. Umamin eh. Umamin na. Natin, oh. Okay. Hindi. Anyway, basta sabi natin, tatapusin natin yung kanina. Hopeful tayo sapagkat may budget na lalagdaan as in today. Sabi, December 28, diba? Intayin natin, 28. Intayin natin yan kasi yan ang gagamitin laban sa COVID-19. Mm-hmm. Yan ang gagamitin para dun sa, ika nga, pantulong sa mga kababayan natin. Ayan. Oo. Hindi na tayo mananakot. So we're still hindi hopeful. Hindi na tayo mananakot. Oo. Nanakot pa tayo, sumpis eh. Oo. Pag at hindi na gagamitin. Pag hindi kayo nagbigay ng vaccine, di namin papropa. Yan nilang gagamitin. Ninos Inocentes. Feast of the Holy Innocents. Ayan. Diba? Yan. Okay. Tama-tama yung sinasabi ko sa iyo kanina eh. Ikaw ba, dapat to, nababasa mo sa Bible ito, senyor eh. Hindi kasi, ginawa lang natin para ganyan yan. Pero nangyari yan. Nangyari. Nangyari yan, pero hindi ganyan talaga yan. Okay. Kasi nga, parang nag-ano lang eh. Parang kinukwento kong, ano ba nangyari? Sino ba nandiyan? Tapos pupunta nila, wala. Ayan na si Pastor. Si Pastor. Okay. Okay, kanina sinasabi mo, tapos na yung hopeful natin. Hopeful. Basta importante, lagyan natin ng period. Dapat lahat tayo umaasa na magiging maganda ang ating 2021. Pero hindi lang tayo dapat aasa. Kundi gagawin natin kung ano man yung pag-asa natin. Uh-huh. No, kung ano man yung gusto nating makamit at mangyari ng 2021. Mm-hmm. Okay. And good luck to all of us. Sige, yung 1% ko siguro, nakita niya kasi yung ano yung strain na tinatawag. Hindi, wala pa yung strain yun. Wala pa yung strain November ito, senyor. Medyo ito yung panahon ng Rolly, Ulysses, etc. At kapanahon ng Bagyo-Bagyo, may Lindol-Lindol. Ulitin kaya ulit ang False Asia. Baka magbago eh. Dahil kasi wala pa yung strain nun eh. Mali na naman yung pronunciation mo. False Asia. Ulitin nyo ulit. Dahil may strain ngayon. Baka nagbago isip. Baka magkaroon tayo ng laban bawi. Babawiin yan. Pag-usapan din natin yung tungkol doon sa... Ano ba gusto mo ba? Ano? Yung nagbago isip para doon sa face-to-face? Laban bawi. Laban bawi na muna. So ano yung laban bawi? Ikaw nagpauso niyan eh. Ano yung laban? Ano yung bawi? Eh, doon dati rin, natatanda ako, hindi ako papayag ng face-to-face hanggang walang vaccine. Sino nagsabi nun? Ang presidente. Tapos? Binawi niya. Binawi. Pwede na. Sige, trial tayo by June. Trial lang tayo, ha? Trial lang naman eh. Trial lang naman ang sabi niya. Mag-trial tayo sa June. Ng face-to-face dun lang sa mga areas na walang masyadong hindi risky ang COVID. Hindi mataas ang COVID. Hindi mataas. Pwede mag-face-to-face. Hindi high risk. Okay. Kaya hiningi yung tulong ng DepEd. Paya kayo. Okay. Okay naman lahat. Yan. Ang mga guro, sige na, titignan lang natin. Trial lang naman. Trial balloon eh. Ngayon, laban bawi ulit. Bawi na naman. Eh bakit? Pwede naman yan bawiin yung presidente siya eh. May magagawa ka ba? Wala. Wala ka naman pala magagawa. Kaya sabi ko sa'yo, laban bawi lang naman yan eh. Alam mo, siyempre tinitignan at binabasa yung sitwasyon, di ba? With the new strain ngayon ng virus, which is, alam mo ito senyor, ang sinasabi sa report, 70% transmission na ang pagkakatransmit ito, mas malakas. Mas matindi raw. 70%. No? Eh kaya medyo nakakatakot. At ang sinasabi, merong report, ang World Health Organization,
eh mukhang galing ng South Africa. Ayun. No? Mm-hmm. Tapos yun, napunta ng UK. Mm-hmm. Aba, meron na ngayon sa Malaysia. Oh, yun meron na sa Singapore. Oh, sa meron na sa Hong Kong. Puro malalapit sa atin. Yun pa naman pupuntahan natin. Oo. Pupuntahan namin sana. Puro malalapit sa atin. Hindi namin mapupuntahan ulit. Kala ko, ganda ka ako. Ganda ng Hong Kong. Tapos pero ano eh. Mamaya, magandang matanong natin yan. Kasi dati, ang pinag-uusapan na lang, we are still hopeful and we're optimistic. No, positive tayo na puro bakuna na yung pinag-uusapan natin. Oo nga eh. Biro mo yan, bakuna na. Ngayon, pag-uusapan na natin ang pagkakaroon ng tinatawag na, baka sakali daw na magkakaroon tayo ng tinatawag na tatalakayin kasi yung pagbabago ng lockdown. Kaya nga, oo. Nang quarantine na natin, ha? Itinatag natin community quarantine. Yes. Malamang daw na humigpit ulit. Okay. Baka sakali, ha? Kung. Para sinasabi mo, yung bagong classification na maaring i-announce ni Presidente whether tonight or maaring sa January. January. Okay, depende daw sa paglala. Kung lalala. Pero alam mo, senyor, baka i-announce na niya eh. Kasi nakaprepare na yung tao. Usually, nag-a-announce si Presidente ng bagong classification bago matapos ang buwan. Ang buwan. Hindi, ang buwan. Okay. Ba ang buwan? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya ngayon, today is December 28. Baka, mamaya, i-announce na niya ano yung quarantine classification. Na naman. Whether tayo ba ay... Ano ba tayo ngayon? MGCQ. Hindi. MGCQ? Hindi tayo, MGCQ. MGCQ tayo! GCQ tayo eh! Huh? GCQ naman tayo, minamali mo naman ako. GCQ! GCQ ba? General Community Quarantine. Eh, yung MCQ? Di ba nga? Modified? Hindi, teka, di ba nga, ayaw nga nitong mayor ng Paranaque na mag-GCQ. Mag-MGCQ. Oh. Ayaw niya noon kasi nga tataas niya, delikado. Oh, kaya tama. Gusto nila manatili sa GCQ. Babalik ko sa grade 1. Sino lang bang MGC? Okay. Sino nga pala mga lugar ngayon ng MGCQ? Di ba MGCQ? Ilan lang ang mga naging MGCQ na? I'm not particular, pero basta GCQ tayo. NCR tayo rito. Meron tayong MGCQ eh. Ha? Meron tayong mga naging MGCQ eh. May mga areas na MGCQ. Mm-hmm. But anyway, so usually at the end of the month, ina-announce yan before the end of the month. Kaya we're still hoping mamaya i-announce yung bagong classification ng Pangulo kung anong classification, pwede tayo ba ay mananatili sa GCQ or mas mababa sa yun yung sinasabi mo, MGCQ. Yun. Okay ba? Modified. Yes. Oo. MGCQ. Mas mataas yun. Ha? Mas maganda yun. Pag MGCQ, mas matindi yun. Oh. Hindi, mas maluwag siya. Mas maluwag nga. Uh-oh. Ang MGCQ. Pinakamaluwag yun eh. Yun ang pinakamaluwag. Pinakamaluwag ata ay yung wala na. Ang pinakamaluwag na pala, Mayor, yung wala na. Wala ng CQ-CQ. Ewan ko sa'yo. Ang gulo mo. Kasi nag-iisip ako, ano pa ang pinakamaluwag? Nililito yung taong bayan. Ang pinakamaluwag ko, wala na yung announcement ng CQ-CQ. Bagay talaga ninyo sinusendis. Alas po natin, alas 4.58. Oh, bade. Kayo po yung nakikinig sa... Teka mo, di pa natin pinag-uusapan, di ba? Sige. So, ando tayo sa kanina, whether laban or bawi. Maganda naman ito. Okay. Kasi with the para naman sa kabutihan natin yan. Lalo na mga bata. Sinabi mo pa. Kasi di ba, gustong subukan, pamahalaan ngayon, dun sa mga lugar, sa mga lalawigan, na mababa yung Tobis. Coronavirus, no? Eh, at least pumasok na yung mga tao. Pero may mga ibang mga conditions ito. Number one, saka may pag-iingat. Merong permit sa local government unit. Tapos number two, kinakailangan meron itong consent ng magulang. Ng mga magulang na pwedeng pumasok ng face-to-face. Mm-hmm. Yung kanilang mga anak. No? Etc. Then pangatlo, siyempre, kinakailangan masunod yung tinatawag na mga protocols. Health protocols. Oo, may face mask, may face shield, may physical distancing. Lahat ng klase ng pag-iingat. Ayan. Okay, pero ngayon ito, for the meantime, because of the new strain, kinansel na muna ni Presidente. Huwag na muna kasi nakakatakot. Lalo mga bata. Mga bata, medyo itong bagong strain ngayon, kahit lang ang bata ka, walang malakas pipiliin eh. Walang pipiliin. Hindi katulad itong COVID na nandito ngayon, pagka malakas ang resistance mo. Okay ka pa. Okay ka lang. Mm-hmm. Di ba yung, ang tawag to, na yung wala kang manifestation, anong tawag nito? Asymptomatic?
asymptomatic. Symptomatic. Oo, okay. Asymptomatic. Mm-hmm. Ganun lang. Eh, dito, medyo mahirap, di ba? Psychomatic. Ewan ko sa'yo. Oy, nagbabala yung World Health Organization, ha? Ayan naman. Nagbabala, ayan na, ha? WHO. Nako. Sabi nila, ha? Yung COVID-19 pandemic ay hindi ito ang pinakahuli. Nako po. Sa virus. Nako ka. Sa pag nararanasang pandemya. Okay? Mm-hmm. At saka yung tinatawag natin, attempts to human health will be at doom without addressing climate change. Kasama rito, no? Ibig sabihin, hindi pa tapos? Hindi tapos yan. Oh. Hindi natatapos tayo sa virus because ito karamihan din dahil because of the climate change at saka yung animal welfare, dapat tignan din ang katao yan. So, nagbabago din? Nagbabago din, oo. Oh. No? So, paano yun? Sabi nila, anong epekto ngayon ng vaccine? Meron naman nagsasabi, yung vaccine daw na inimbento, kaya daw yung mga kung anumang strain ang dadating, kaya parang. Hindi sana maganda. Depende sa vaccine manufacturer sa inyo. Di ba? Alam naman natin kung ano, may Pfizer, may Sinovac, may kung AstraZeneca, mayroong Moderna. Depende kung anong klaseng bakuna, kung kakayanin yung bagong strain sa pagturok nila. Di ba ganda na yun? Mix na yun. Okay na sa akin yun. Sinabi lang yung vaccine na yun, kaya na yan i-overcome yung mga bagong strain na yan. Exactly. Sana nga. Kasi sinabi nga ng World Health Organization na dapat din bantayan yan. Otherwise, kapag hindi natin binantayan yan, na dulot din sa climate change at saka yung animal welfare, na because of that, siyempre nagde-develop iba-ibang klase ng strain ng virus. Now, ang mangyayari nito, nagtatapon lang tayo ng kwarta. Sinabi mo pa. Ng pira. Sinabi mo pa. Nasasayang lang ang kwarta. Tiktak. Atik. Alam mo ba, ang coronavirus killed 1.75 million people already. Masipin mo. And over 80 million. Hindi na biro yan. Oo, were victims of coronavirus. Hindi na biro yan. No? Kaya medyo nakakalungkot. Medyo nagkakatawa lang tayo ng konti, ginagawa natin biro, pero seryoso itong mga topic na pinag-uusapan yan natin. Kasi kung hindi namin naman gagawin biro at masyado naman tayo seryoso rito, baka naman baka naman lalo kayong himatayin dyan. Oo. Ayun namin kayo ma-depress. Ayun namin kayo ma-depress. Mabuti yung pinag-uusapan natin to very light ang aming pag-uusap kahit na seryoso yan. Meron pa magandang isang pag-uusapan, sabi ni Presidente. Ano yun? Walang visiting forces agreement kung walang 20 million vaccines. Hindi naman pwede naman mangyari. You should stay out. Alas 5:30, babalik po kami. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po kami kasamang Ray Pacheco. Bonilagan po ito sa programang Teka, alas 5:12 na po, mga amigos at mga amigas. Ayan. So, ayan. Alam mo, senyor, magandang ano may pinag-uusapan natin kanina? Yung vaccine. Sinasabi ko, yung vaccine, ano? Vaccine. Oo. Itong ano, kasi, bakuna. Ang tunay na pag-asa, bakuna. Yun nga eh. Dati, pinag-uusapan na natin yung bakuna na eh. Di ba? Kasi ang US, meron na silang 1 million vaccine. Niro-roll out na to. Ang UK, niro-roll out na rin. No? Pfizer yan eh, Pfizer. Dito sa atin, so ang sinasabi, baka first week pa, mga first quarter pa, 2021, no? At ngayon, parang anim na klase yata ng mga buko na sa iba't ibang mga vaccine na makers ang ano natin. Mm-hmm. Eh, basta importante, meron tayo, di ba? Mahalaga, magkaroon tayo. Oo. Baka mamaya eh, hindi, mukha namang meron na tayo. Oo. Dahil may na-addiction na eh. Mm-hmm. Hoy, sabi mo, nakikinig sabi ni patrol. Oh, binabati nga pala natin ng Kampa Ginaldo. Mga Kampa Ginaldo. Mga sirs! Nakikinig sa amin dyan. Magandang hapon po sa inyo. Nagpabakuna na ba kayo? Hindi mo. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Sa Kabampangan, hindi lahat. Ang inuna lang yung sa PSG. PSG. Presidential Security Group. Siyempre, kailangan naman, sila yung mas healthy. Kailangan hindi sila yung magbigay ng virus sa presidente. Ayan.
Yan diba? Yun na importante. Eh, kaya that's gusto the primordial na, concern. Sinabi mo pa, kasi sabi nga ng presidente, gusto ko lagi ako maayos, eh, malusog eh. Uh-oh. Eh kung anong bawa mga nagbabantay sa akin, eh may problema. Uh-oh. Eh lagi nakadikit sa akin yan. Kita mo nga, in the last IATF meeting, uh-oh, tinanggal na niya yung ano niya, uh-oh, kasi nahihirapan daw siya magsalita. Eh saka alam mo, yung mga FPS, yung PSG, laging close in yan. Uh-oh. Nakadikit yan, hindi pa pwede social distancing and yan. Eh, tsaka sa Malacanang naman, pag pumunta ka doon, kailangan palagi ka nakaswab. Ayun. Oo, talaga mag-undergo ka ng swab dyan. Kaya ang lalaki na ng butas ng ilong yan eh. Hindi ba pwede kaya si Secretary Duque, baka aprobahan nyo na po yung salaway. Para, ang sakit, ang laylay na po yung ilong ko sa kakukuha ng swab eh. Naalala ko tuloy sa inyo yung ano, kundi dahil sa ilong. Ayan. Oh, anong laki. Disgrasya. Ako, hindi ba nagbibiro lang po kami? Hindi ba? Siyempre, importante naman yung paramoy. Okay. Sa UK, dahil doon sa bagong variant, nagkaroon ng tinatawag sila din doon, senyora, bago to, mga border problems with other European countries. Alam mo kung bakit? Sa UK kasi, nas recorded death cases of 74,000. Uh-huh. Last Saturday, meron silang 210 cases. Uh-huh. Okay? Ngayon, dahil nagkakaroon sila ng problema ngayon kasi si France, yung mga driver ng mga essentials na gagaling sa UK, nakatinga ng pagkain. Ang haba raw. Mahaba. May namatay daw. Dali lang. 3,000 na mga trucks ng goods, mga essentials ito, going to other European countries, hindi pinapasok doon sa border ng France. Not unless... De bulok. Eh, bulok talaga yun. Naku, not unless yung mga drivers ay merong ipakitang resulta na negative sila sa din, ano? COVID. Ang hirap din talaga. Matindi, ano? Eh, tapos, nabulokan talaga yun. May namatay pa rin. Kaya't medyo, nakakatakot, medyo magulo. So, yung more infectious variant of novel coronavirus na natagpuan sa Britain, sabi ko nga kanina, was linked to South Africa. Mm-hmm. So, yun din, sinabi rin ito at mas matapang nga yun, no? 70% more transmissible itong new variant na ito. So mamaya malalaman natin siguro kay Secretary Duque, no, kung sakaling makuha natin, luckily, at mai-discuss natin ano ba ito. Is it near or is it far from the Philippines? Diba? Malayo naman man eh. Malapit din. Baka naman just near but it's near. So far pero so near. Iyan ang mahirap dyan. So near but yet so far. Di nga eh. You are near but yet so far. O baliktad natin. So far eh. So far pero it's near. Ayoko nun, negative yun eh. Gusto ko you're near but yet so far. Okay, sige. Okay, ayan. Sana nga. So, yan yung ano natin. Now, bakit natin sinabi yan? Sapagkat dito naman, sabi ni Presidente, ba, matigas. Naba. No 20 million vaccines? Mm-hmm. No BFA. Walang BWAP. No Visiting Forces Agreement. BFA, walang BAP. BFA. Huwag naman ganon. Kasi, unang-una, so tinitignan nga natin dito dahil yung bansa, may mga criticisms na parang we're lagging behind in getting access to vaccines. Okay? Compared to the other countries. Baka naman magandang pakiusap, wag naman natin parang blackmail ang dating. Sabi nga ni Slackson, wag naman gawin natin blackmail o kaya parang mangmang ang mga taga-US. Pwede naman siguro natin pakiusapan yan. Pakiusapan. Pakiusapan natin. Kasi, hindi naman siguro command. Hindi order. Pero pwedeng, alam mo yun? Pwede ba naman eh. Uh-oh. Ako naman eh, nagbibigay sa inyo ng BFA. Parang ganun. Hindi yung walang BFA. Kung ano. Hindi. Pero so, kami naman eh, nagbibigay sa inyo ng BFA dyan. Pinaintulutan naman namin kayo. In fact, hindi naman kayo nagdadalawang salita sa amin. Oo, tama. In fact, so many years yun na kaming niloloko parang gano'n. Masyadong garapan yan. Pangit yan. In fact, matagal na panahon yun na rin namang ginagamit yung resources. Ayan, huwag yung niloloko. Ng Pilipinas namin dito. Kahit na niloloko tayo, huwag natin sasabihin. But you're still an ally. You're still an ally. Ayan, ally. Ayan, makakasama naman tayo. Kakampi tayo, di ba? Ayan. Kahit na kakampi ko ang Russia. Sabi ni Presidente kasi dito, kakampi ko rin kayo. If they cannot deliver at least 20 million doses of that at a minimum, no? They better get out.
they better get out. Referring paano to the mga Amerikano. Huwag naman. Huwag naman. Sinabi niya yun sa televised meeting niya with the members of the IATF. No vaccine, no, no stay here. Ayan. No vaccine, no stay here. Kasi, alam mo naman, apparently, nagkaroon, hindi lang may magandang relation sa Washington si Presidente pagkatapos na pakialaman yung kanyang war on drugs. Talala mo yan? Dito nagsimula yun eh. Napikon si Presidente rito eh. Yun. Medyo napikon si Presidente doon para masyadong nakikialam ang mga Amerikano sa lalaban ng kanyang administrasyon hinggil sa illegal na droga. Sa bagay, may option naman tayo. Hindi lang naman kasi ang US ang option natin. Sabi nga nila, meron naman tayong China. Andi naman ang Sinovac. Ba't wala ba tayong tiwala sa Sinovac? Kaso ba masasabi natin yan gawa sa China? Hindi ba husay? Di ba? Wala ba tayo? Yung mga in-inject doon sa mga sundalo, mga galing China? Hindi ko alam Walang sinasabi. Hindi naman Sinovac, pero galing ng China. Pero walang sinasabi pa. Wala pa rin sinasabi. Hindi rin na kinoconfirm Hindi nila kinoconfirm kung saan galing. Basta sila na-vaccine. Ayun. Pero walang dito, sinasabi. Makukonfirm natin ngayon, hapon. Eksakto. Okay, so pinag-uusapan po natin sapagkat dati ang pinag-uusapan na bakuna. Pero ngayon, dahil sa strain na lumabas sa UK, nakabantay ho lahat. And of course, meron po tayong na-extend po yata itong travel ban. So, pinarapat din namin na makausap na ngayon si, of course, the Secretary of Health, si Secretary Francisco Duque III. Ayan. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo at sa lahat po na inyong mga taga-subaybay. Opo, si Mon po ito, tsaka si Ray. Thank you for your time. Secretary, ang pinag-uusapan natin, we're hopeful na sana bakuna. Para ngayon, mukhang nasisip yata ho ito sa bagong strain Secretary. Yung bagong strain naman na yan, hindi bagong strain. Yung strain, isa pa lang din yan. COVID-19 strain. Okay. Hindi naman nagbago yung strain. Nagkaroon lang ng, variant. Meron na mga bahagi ng virus na nagpakita ng kaibahan. Pero siya pa rin yung COVID-19. Kumbaga parang Mon pa rin yan, tsaka si May, nagbago lang ng damit. Ayun. Si Mon at si Ray pa rin yan, naka-Amerikana ka. Dati naka-t-shirt. Biglang ngayon nakabarong. So yun na ibig sabihin nun. Yung pa rin yung strain ng COVID-19. Ayun. Pero mas malakas ito, Secretary. Mas mabilis. Ang lumalabas. Yes, na about between 0.4 to 0.7 ang binilis pagka ginamit mo yung R-naught scoring of transmissibility, yung kanyang kakayahan na makapanghawa. I see. Okay. So, na-revisa na po ba ng Department of Health ang itong gagawin nating memungkahi po kasi na magpatupad tayo ng strictong travel protocol? Paano po gagawin natin dito, Secretary Duque? Napag-uusapan pa yan mamayang gabi at si Pangulo ang magdidesisyon. Hindi naman kami libre magsalita ngayon na hindi pa alam ni Presidente o hindi pa niya na-aprubahan kung ano ang susunod na hakbang. Pero syempre, in-extend nga natin yung travel ban sa mga travelers from UK. Okay. For another 2 weeks. At tinitingnan din natin na yung isasama ba natin yung mga ibang bansa na nakapagtala ng bagong variant. So mamaya malalaman natin. Siguro mga 7, 8 o'clock ng gabi. Meron na, bumisa na yung aming cabinet meeting. Basahin ka na ha. Opo. I-announce na rin po ba mamaya yung bagong classification for January? Do we expect that after your meeting, Secretary? Decision lang din ni Presidente yan mamaya, but hindi nga rin ako libre magsabi nang hindi pa siya nagdidesisyon. At ayoko naman pangunahan ng Presidente. Opo. Yung pong sinasabing depende sa paglala, ano po bang pangmanas dito ng DOH? Malala na po ba to? Malala na po ba yung infection cases natin? O masasabi ba natin medyo malayo pa? Malayo. Ang masasabi lang natin is so far, nakakita na tayo na may mga bagyang pagtaas ng mga kaso sa 13 siyudad ng NCR. At may mga iba din mga lugar, may ibang
sa mga ibang rehiyon, ano, meron lang nakita rin na mga senyales ng unti-unting pagtaas ng mga kaso. Pero Secretary, ngayon po nakakaranas kami mula kahapon, mababa lang po ang mga bagong kaso. Ano po masasabi natin dito? Tulad ngayon, po, umabot lang po ng 766 lang po ang pinaka-latest na bagong kaso ngayon, Secretary? Ay, oo. Pero tinitingnan, maganda naman na mumababa yung kaso. Pero opo, kinakailangan talaga ay tingnan maigi. Kasi alam mo naman, nagbakasyon eh. Mm-hmm. So baka yung mga laboratoryong iba, tinitingnan ko kung meron pa nagsara sa kanila, kaya bumaba ang testing. Mm-hmm. So yan ang mga tinitingnan natin. At kapag nakita na natin yung tamang litrato ng lahat, yung ikaw nga, ilan ba ang hindi nakapag-sumiti ng mga laboratory results? No? Opo. Kasi pwede kung dahil nga sa nagbakasyon, yung mga ibang baka hindi na-maintain na yung scheduled testing ng mga tao. So baka napaisi yung oras. Kasi siyempre, mababa din yung testing output. I see. So, isa yan sa mga posibleng dahilan. Opo. Okay. Secretary, at this point na kinakausap po namin kayo, so wala pa ho tayong confirm ng tinatawag natin yung strain na mas malakas? Mm-hmm. Wala pa. Mas mabilis, hindi mas malakas, mas mabilis. Mas mabilis. Okay. Okay. Kasi wala naman napapakita na patunay na ito ay magdulot ng mas malubhang karamdaman. Walang ganun. Wala pa sa ganun. Okay. Sa patuloy na pinag-aaralan ng Philippine Genome Center, ang RITM at saka ang National Institute of Health. No? So, tinutukoy nila itong mga swab specimen, pinag-aaralan itong mga posibleng magkakapagsabi kung pumasok na nga pa itong bagong variant. Nakapasok na ito sa 17-18 mga pansa, ano? Wow. So, I see. Uh-huh. Okay. Secretary, talking about yung vaccine natin, ano pong reaction niyo dito sa pagkumpirma ng Armed Forces of the Philippines na mga tauhan po mula sa PSG ang unang nabakunahan po ng kontra dito sa COVID-19? Yung sinabi nila na yan, palagay ko, syempre, nanggaling din mismo sa kalipa ni Pangulo, di ba, na may mga sundalo na turukan. So, iwan na lang natin sa ganun, di ba, siyang nagsalita. So, yun ang sinabi niya, kung ano rin din lang din yung narinig ninyo, yun din lang din yung narinig ko. No, may hirap na nagdagan. Ayun. So we'll leave it at there kasi sabi nga naman din ang reason dito, Secretary, is that syempre they need to protect the president. Kailangan mauna naman itong mga nakataong nakapaligid sa kanya. Hindi po ba? Kung ganyan ang sinabi. Pasensya na, mag-uubisa na kami. Okay, thank you na, mag-uubisa po. Mag-uubisa na yung cabinet meeting natin. Maraming salamat po sa susunod na pagkakataon po. Salamat ulit, Secretary. Maraming salamat. Merry Christmas. Secretary Francisco Duque na ngayon nagmamadali dahil meron na po silang cabinet meeting. Mahirap naman na malate. Baka sabihin, matatakan siya na late siya dun sa meeting. But anyway, we understand, Secretary. Marami naman tayong nakuha. Inabot ko na yung ano eh. Kasi ang sinasabi no, sa report nun sa UK, it's a new, strong pero new strain. So hindi ito bago. Kapamilya din ito ni Ray at saka ni Mon. Pero yung lang mas mabilis yung pag-transmit niya. Yung 70% na 70%. Strong ba yun o yung bilis kaya? Yung bilis nun. 70% siguro bilis. Yung bilis yun. Madalis mag kasi pareho naman strain siya ng virus. Andito pa rin siya ng COVID. Matinding spreader ang ano itong strain na ito. May iba, I'm sure may ibang karakter na sinasabi nga natin kanina batay doon sa ibang report. Kahit yung mga bata at kahit yung mga minors, mga ano, di ba? Millennials. Alam mo kung mayroong pang oras sana dininawin ko yung torotot eh. Oo. Kasi doon dati, may diraw eh. Tapos ngayon, hindi actually, naman kumedi. Actually, susunod na ako doon eh. Pagkatapos sa AFP, kaya lang naturoto tayo sa oras. Kasi daw, bawal daw ngayon ng turoto. Talagang pinagbawal na. Talagang ngayon, hindi na binawi na, turotot na. Bawal na talaga. Hindi. Tsaka, merong ano dito, yung isang health advocate, na dating presidential advisor sa health, sinabi niya, bakit ano rin pa bang iniintay ni Secretary Duque? Mag-iintay na naman tayo ng panibagong transmission, hinihintay bago isuloy yung mas mahigpit
ticket at mas malawak na travel ban. Oh, so kaya parang ganun sa pagpahuli kasi hindi naman siya pwede rin magsalita kanina. Exactly. Pinaliwanag naman niya. Okay, pinanandito. Baka naman apurado lang itong si Head. Hindi po. At ang Pangulo magsasabi daw mamaya niyan. Yes. Wala daw sa kamay niya. Wala raw sa karapatan niya yan. Teka, ano ba yung sinasabi mo? Yung... Hindi ba lahat na tinagusto natin itanong kung ano naman kayo. Pero sabi niya, kasi doon tayo doon sa, ano, sa strictong travel protocol eh. Di ba? Wala siya mo sabi, di ba? Sabi niya, hindi ako makumundi ko naman ang sabi. Ayaw niya paunahan ang Pangulo. Pero kaya tinanong ko rin, ano reaction niyo? Dahil sinabi, Pangulo lang sabi. Wala na rin siya mo nasabi. At saka yung ano, at saka yung bagong ano mamaya, di ba? Yung quarantine classification. Hindi, pag tinanong pala natin ang DepEd, paano ito? Wala lang face to face. Eh, nasa Pangulo na po yan. Hindi, kaya nga, ma-overturn na yan sapagkat mamaya, gabi, pag nag-televise na yan, malalaman na natin kung ano yung bagong mga bagong protocol. Protocol. Health protocol laban dito sa sinasabing mas mabilis. Mabilis. Tama. Mas mabilis. Hindi mas malakas. Mas mabilis na strain and in the same manner anong classification tayo kung mananatili tayo ay NCR and the other areas to GCQ. Tapos sinabi pa niya kung magdadagdag daw tayo ng mga ban ng mga lugar na mayroon na strain. Like itong lugar na pinakamalapit sa atin, itong lugar ng Malaysia. Ayan. Okay, wala na tayong oras. Nakita ko na si David. Sa oras. Uy, maraming salamat pala dun sa ibang mga kaibigan natin, lalo sa Senate yung nakapagbigay sa atin. Opo, salamat. Salamat, thank you very much. And we hope that all of us should enjoy the new year. Mm-hmm. We should be hopeful for the year 2021. Maasa tayo para sa panibagong taon ng 2021. Iiwanan na po natin ang sinutukoy ninyong wala kakwenta-kwentang taon. Uy, sobra ka naman. Sabi nila. Marami rin mga magandang nangyari sa 2020. Pero kaso daw kasi nagsimula pa lang daw ng hindi February. Hindi naman walang kwenta. February pa lang. Sinimula na kami ng pagsabog ng Batangas. Nagkaroon ng kwenta yung 2020 kasi nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon tayo ng more closer relationship with our family. Yun nga lang. At nanalangin tayo sa Panginoon, bumalik tayo sa Panginoon, mabigyan tayo ng pag-asa. With that, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Mon Ilagan po ito. Si Senyor Ray Pacheco nagsasabing, don't worry. Be happy. Bye. Ang tabayan ang pula pang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang balita na serbisyo pa ng ating kasama sina Edwin Eusebio at The B. Doro. Philippine Standard Time, ganap ng 31 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka, alas 4:30 na.